Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tayo ay nagninilay-nilay sa mundong ito, hiraman niyo ako ng inyong puso, pag-iisip, pag-unawa. Kung ating pagmumuni-munihan, pagninilay-nilayan ang buhay dito sa mundo, mapagtatanto natin na sadyang pagsubok lamang ang buhay natin dito sa mundo. Pagsubok lamang, ang lahat ng ito ay pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. At binibigyan tayo ng mga pagsusulit. Marahil mga mapapait na pagsubok. Ito yung hikma ni Allah subhanahu wa ta'ala, pamamaraan ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating maunawaan. Pagsubok lamang, pagsusulit lamang ang buhay dito sa mundo. Binibigyan tayo ni Allah ng mga pagsubok, mga pagsusulit sa pamamagitan ng mga bagay na mabuti o di kaya mga masasamang bagay. Binibigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok, mabuti man o masama. Bakit? Anong dahilan? Nang makita ni Allah, nang mapagtanto, mapag-alaman, kung sino ang mapagtimpi sa oras ng mapait na pagsubok. At kung si, at para malaman, mapagtanto, kung sinong magpapasalamat sa oras ng mga biyaya, pagpapala. So binibigyan tayo ng pagsubok, mabuti o masama. Marahil kabutihan upang makita kung ikaw ay mapagpasalamat, tatanaw ng utang na loob, gagawa ng kabutihan. O di kaya marahil masamang pagsubok upang mapagtanto kung magtitimpi ka. Binibigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, inobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga obligasyon, kautusan sa relihiyong Islam, upang mapagtanto ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang susunod, kung sino ang gagawa ng kabutihan, kung sino ang gagawa ng masunurin, at kung sino ang hindi. Binigyan tayo ng mga pagsubok, pagsusulit. Naglagay siya ng mga bagay na ipinagbawal sa relihiyong Islam upang mapagtanto kung sino ang may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang iiwanan itong mga ipinagbawal ni Allah, o di kaya kung sino, subhanallah, ang susunod sa kanyang pansariling pagnanasa na gagawa ng maharam, iyadam nila. Ginawa sa atin ang salapi, pera, kayamanan bilang pagsubok na higit na ginugusto, iniibig ng isang sarili, nafs. Ginawa sa atin ang salapi, pera, na pagsubok, pagsusulit, upang mapagtanto ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang maghahanap buhay, kung sino ang maghahanap buhay sa pamamaraang halal, o kung sino ang kukunin niya maghahanap buhay sa paraang haram. O di kaya ang kayamanan marahil ibinibigay sa atin ni Allah upang mapagtanto kung sino ang mauunawaan niya, kung paano niya pakikitunguan ang mga kayamanan, mapapalapit ba siya ng kanyang kayamanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya mapapalayo. Ginawa sa atin ang mga anak natin mga biyaya, kinang ng ating buhay, biyaya, pagpapala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ginawa din sa atin
ang ating mga anak bilang pagsusulit, pagsubok sa atin. Kung ang mga magulang ay gagampanan nila ang mga responsibilidad nila sa kanilang mga anak patungkol sa relihiyong Islam.